Good day mga boss! Welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay babiyahe tayo papuntang Bukawi, Bulacan. Tara, samahan niyo po kami. Let's ride and roll! Yan po, no? Medyo malapit lang yung biyahe natin ngayon from Manila. Siguro around mga 20 kilometers lang yan. Kaya madali-daling biyahe lang ang mapapanood nyo. Pero bago po ang lahat, para po sa mga bago po sa channel na ito, gumagawa po tayo ng mga vlog tungkol sa aming mga rides, travel, food at entertainment. Kung trip nyo yung mga ganitong bagay, consider nyo pong mag-subscribe. Pindutin nyo na din po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga latest video na ina-upload po natin. Pindutin mo na, libre lang yan. Nakita nyo naman, medyo lumalapit-lapit na po tayo sa ating destinasyon. Medyo lumiit na po yung kalsada. Ibig sabihin, nakapasok na po tayo papunta po sa pupuntahan natin. Yan po. Ilang sandali na lang po at makikita nyo na po kung saan po ang ating pinuntahan. Medyo masikip po yung daan, no? Pero hindi naman traffic, maluwag naman. Kaya okay lang yan. Liblib kung tatawagin yung mga ganitong kalsada, ang mga ganitong lugar. Yan, nakapasok na po tayo. Yan po ang St. Andrew Kim Taegon Shrine. Yan po. Yan po yung Koreanong santo. Ang entrance po dyan ay 20 pesos per head plus 10 pesos para po sa parking fee. So dalawa po kami, equals to 50 pesos po ang binayaran po namin para po makapasok po dyan. Sa mga nagtatanong po kung sino si St. Andrew Kim, siya po yung first Korean-born Catholic priest at patron saint of Korean clergy. Yan, siya po yan. Ayan po yung lugar niya, ayan po yung shrine niya. So sa lugar na yan, may nakita tayong ilog, no? Bago tayo lumakad, dito muna tayo sa bukana ng kanilang lugar para makita din ang mga viewers natin. Yan. Sige, ikot muna tayo ng konti dito para makita nyo yung place. Actually, pinuntahan na natin to dati, pero kasagsagan ng pandemic noon kaya close pa siya. So nag-o-open lang to nung nagpunta kami Saturday and Sunday daw. At Sunday ngayon, sinubukan namin puntahan at ngayon, open po at napuntahan po natin. Kaya ngayon, mapapanood niyo po ang loob nitong lugar na ito. Nung first time kasing dalaw namin, medyo na-excite na kami. Kasi sa labas pa lang, maganda na yung place. Maganda na sa mata yung nakikita. Kaya sinubukan uli namin itry na puntahan kung open na. At swerte naman ngayon at nakapasok na po tayo. Usually kasi yung napapansin natin, mga Chinese shrine, di ba? Ito medyo ko bago, Korean . Kaya na intriga tayo . Napuntahan . Okay, yan. Ikot-ikot muna tayo. Ano, may ilog . Maganda, peaceful . Peaceful yung place . So ayan, palapit na po tayo. Dinadayo rin siya ng mga cyclists, riders, kahit tagong lugar siya. Hindi mo nga siya makikita sa labas . Sa loob mo siya makikita, kaya nakita nyo nung umpisa pumasok tayo sa looban . Ayan. Tapos nakita nyo rin yung ano na yan, no? Yan, metali siya, no? So bawal po tayong pumasok dyan. Napansin ko may mga bahay kasi, parang may mga residente dyan sa loob na siguro umiiwas din sila dahil may pandemic, kaya nilagyan nila ng tali para ma-separate lang yung bisita sa parang nakatira dyan. Habang papalapit tayo ng papalapit, gumaganda ng gumaganda yung
Pagtingin natin sa temple na yan, ayan, no? Ganda eh. Korean inspired eh. Yung structure niya, kakaiba. And at the same time, first time natin na makakita ng ganyan type ng building, ng Korean design, yan. Okay, ikot-ikot po muna ulit tayo para makita niyo po lahat. Ganda eh, oh. Kaya nagpursigi kaming balikan to eh. Kahit na hindi natin maikot ng buo, kahit may harang sila ng tali, at least yung ibang part ng lugar eh nakita natin. Remind ko lang po uli kayo ha, wala po tayo sa Korea. Nandito lang po tayo sa Bukawi, Bulacan. Yan, malapit lang. Kayang-kaya niyong puntahan. At kayang-kaya niyong bisitahin. Hindi pa masyadong matao. Hindi kagaya ng mga ibang lugar na napupuntahan natin, medyo crowded. Ito medyo... Yan po, si Andrew Kim Taigon, ang Korean Saint. Maya-maya, makikilala niyo po siya. Diyan siya sa entrance ng pinto. Yan. Nasa bukana na tayo at papasok na po tayo. Para po makita nyo po ang kaloob-looban. Yan. Ang galing, no? Ang ganda ng ano, eh. Pagkaka-design eh. Hindi siya typical na temple eh. Talagang Korean temple ang tema niya. Para makita nyo po ang loob. Saka tahimik po rito, tahimik. Hindi kagaya sa mga ibang simbahan, medyo maraming tao po. Dito po tahimik talaga. Parang kayo-kayo lang yung nasa loob. At dahil dyan, pumunta na po tayo sa ating counting kaalaman portion. Okay? Ang parokya ng Santo Cristo at St. Andrew Kim ay itinatag noong 1959. Okay? Ito ay dineklarang isang kapatid na parokya ng isang dambana na nakatoon din kay Kim Taigon sa Timog Korea noong 1986. Ang arsobispo ng Seoul na si Stephen Cardinal Kim ay nagbigay ng statue ni Andrew Kim Taigon sa parokya na noon ay nakalagay sa lumang gusali ng simbahan. Ang pagtatayo ng bagong gusali ng simbahan o tinatawag nilang Project Pangarap ay nagsimula noong 2001 sa ilalim ng kura paroko noong panahon yon na si Abel Sampana. Ang konstruksyon ay sumabay sa ika-50 anibersaryo ng parokya. Ngayon, ang kura paroko ay si Reverend Father Vicente Vic Robles, ang dating rektor at kura paroko ng National Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. At bago yan, tingnan po muna natin ang kanilang CR na nakikita natin ngayon. Medyo magulo. Tingnan nyo naman yung logo. Men and women, parang nabaliktad. Pero legit na malinis ha. Napakalinis po ng CR nila at napakaganda. Ngayon po, tumuloy po ulit tayo. Sa panahon ng Joseon Dynasty, ang Kristyanismo ay pinigilan sa Korea at maraming mga Kristiyano ang inuusig na humantong sa pagtakas ni Kim Taigon sa Lulumboy sa Bukawi sa Pilipinas kung saan siya nakatira bilang isang seminarista.
maganda yung lugar. Sa mga viewers natin na malapit dito sa Bukawi, sa may Bulacan lang to, yan, pwede nyo pong daanan. At alam ko naman siguro na daanan nyo na yan at napasyalan nyo na kung taga dyan po kayo. Ayan, oh. May mga kwento yan eh, kinikwento ni sister yan eh. Kaya lang hindi kami nakinig eh. Lahat sila naka-face shield, kami hindi. Kaya nahiya kaming dumikit eh. Yan si sister, yan. Siya yung nag-explain kung ano yung mga nandun sa loob. Yan, at kinento nga rin ni sister na kailan lang ay na-feature si Kim Taegon at ang shrine niya na nandito sa Bulacan sa Korean Channel, sa isang Korean Channel. Mga February daw yan, ayon sa natatandaan kong sinabi niya. Yan, ang ganda eh, diba? Malinis eh. Saka maayos. Siguro dahil walang tao. Walang lang gugulo, kaya maayos. Tapos na po tayo sa loob, no? So lumabas na po ulit tayo. Ayan, nasa labas na tayo. Ayan yung other side na bawal puntahan. Ganda rin. Kaya lang hindi tayo pwedeng makapasok, kaya hanggang dyan lang tayo sa labas. Ayan, no? Mataas-taas din eh. Baka maganda. Okay, mga kaibigan, mga boss, hanggang dito na lang po muna uli. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Mag-ingat po tayong lahat, ha. May COVID pa po. Peace.